Magandang umaga, ngayon po ay Martes, September 28, 2021 at naritong update sa ating lagay ng panahon. Update muna sa ating minomonitor na bagyo sa labas ng PAR si Typhoon Mindale kaninang alas 3 ng umaga. Ang mata ay nasa layong 1,495 km silangan ng dulong hilagang bahagi ng Luzon. Ito ay bahagya ng lumakas muli at ang kanyang maximum sustained winds ay umaabot na ng 155 km per hour malapit sa gitna. Samantalang yung pagbugso naman ay umaabot ng 190 km per hour. Mabagal pa rin ang kanyang pagkilos, pahilaga, hilagang kanluran at medyo malapit yan sa eastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. Wala pong direktang epekto itong bagyo sa panahon sa ating bansa, pero malawak ang kanyang wind field. Dito umiikot yung hangin at dito lumiliko. So yung kanyang trough or extension ay umaabot sa may bahagi ng Bicol at Eastern Visayas. But as you can see, halos wala pong makakapal na kaulapan dito. Generally, fair and warm weather conditions ang mararanasan ngayong araw sa buong bansa except for isolated thunderstorms, lalo sa hapon at sa gabi. Meron pa tayong isang minomonitor na bagyo pero hindi siya kita dito sa ating satellite animation. More than 3,000 km silangan ng dulong bahagi ng Luzon. Sa silangan po nitong si Mindule, itong isa pang bagyo, tropical depression po yan at hindi naman inaasang makaka-apekto rin sa ating bansa. Maliban po sa dalawang bagyong ating binanggit, wala naman tayo na iba nakikitang sama ng panahon na posibleng maka-apekto sa ating bansa in the next 2 to 3 days. At tingnan natin ang magiging pagkilos ng bagyo sa mga susunod pang araw. Naging mabagal ang pagkilos nitong si Mindale dahil nga meron ditong high pressure area sa may eastern side ng mainland China na siyang humaharang sa pagkilos ng bagyo. Ito rin ang dahilan kung bakit bahagyang humina yung tinatawag natin na eyewall replacement cycle. Ito ay ang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pangalawang eyewall ang isang napakalakas na bagyo at yung unang eyewall ay nagko-collapse. During the eyewall replacement cycle ay bahagyang humihina ang bagyo. Pero dahil halos hindi siya gumagalaw dito sa ibabaw ng katubigan, yung kanyang mga hangin, malalakas na hangin ay humahalukay ng tubig at yung malamig na tubig galing sa ilalim ng karagatan ay napapaakyat. So nababawasan yung enerhiya ng bagyo dahil kailangan ng bagyo ng mainit na katubigan hanggang sa lalim na 50 meters. Anyways, inaasahan na ang high pressure area sa may China ay hihina kaya't makakilos na in the next 12 to 24 hours itong bagyo. Posibleng makapasok ng PAR si Mindule by Tuesday evening, mamayang gabi po yan, or early Wednesday morning at makakalabas din ng Wednesday evening or Thursday early morning. Pag nasa loob na po ng PAR itong bagyo, ito ay bibigyan ng local name na Lani. Muli po, hindi inaasahang makaka-apekto sa panahon sa Pilipinas itong bagyo. At dahil nga medyo malapit ito sa may hangganan ng PAR, posible rin po na hindi na ito pumasok. Yung sentro ng bagyo ay hindi na pumasok sa ating boundary. So pumasok man or hindi sa PAR ang bagyo, walang inaasahang epekto ito sa panahon sa ating bansa. At para naman sa magiging kalagayan ng panahon ngayong araw ng Martes sa Luzon area, generally mainit maalinsangan pong panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Merong aasahang mga bahagyang pag-uulap at mas mataas pa rin po ang banta ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Kaya sa mga papasok sa trabaho, huwag pa rin mong kalimutang magbaon ng payong dahil posible ang pag-ulan sa oras ng uwian. Ang forecast maximum temperature ngayong araw sa Baguio ay 24 degrees Celsius, samantalang sa Metro Manila at sa Tagaytay, 31 degrees Celsius, sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa at Legazpi, 32 degrees Celsius, at sa Lawag at Tuguegarao naman, 33 degrees Celsius. Generally, warm and humid weather conditions din ang mararanasan ngayong araw sa buong Kabisayaan at sa buong Mindanao. Muli po, may banta rin ang thunderstorms, lalo sa hapon at sa gabi. Kaya sa mga papasok sa trabaho, muli, huwag kalimutang magbaon ng payong dahil posible ang pag-ulan, lalo sa oras ng uwian. Ang maximum temperature ngayong araw sa Tacloban, 32 degrees Celsius. Samantalang sa Iloilo, Cebu at Cagayan de Oro, 33 degrees Celsius. At sa Davao at Zamboanga, 34 degrees Celsius. Para naman sa kalagayan ng ating mga karagatan, dito po sa silangang bahagi ng Luzon at ng Visayas, iba yung pag-iingat at ating paalala sa mga gustong maglayag dyan dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. Dahil bagamat medyo malayo itong sentro ng bagyo dito sa may northeastern part pa, malayo ng PAR, itong sentro, yung eyewall mismo kung saan ang pinakamalakas na hangin ng bagyo ay matatagpuan, ay tuloy-tuloy, halos hindi gumagalaw siya. No? So may pagtulak sa ating mga
waves patungo dito sa eastern coast, kaya medyo tumataas yung alon. Anyway, sa ibang bahagi naman po ng ating mga karagatan, banayan hanggang sa katamtaman ang kalagayan ng ating mga karagatan, kaya pwede pong maglayag yung ating mga kababayan. At para sa magiging kalagayan ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng ating bansa in the last 2 days ng September at sa unang araw sa buwan ng Oktubre, Wednesday hanggang Friday, across all 5 major cities ng ating bansa, makakaranas po ng pagsilip ng haring araw, although meron ding mga bahagyang pag-uulap at mataas pa rin ang banta ng thunderstorms sa hapon at sa gabi. Kaya muli po ang ating paalala sa last 3 days ng weekdays ngayong linggong ito, ay huwag pa rin pong kalimutan ang pagbaon ng payong sa mga pumapasok sa trabaho dahil posible nga ang pagbuhos ng ulan sa oras ng uwian. Ang forecast maximum temperature sa Baguio, 25 degrees Celsius. Samantalang sa Metro Manila, Legazpi City, Cebu at sa Davao City, 33 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila, ang haring araw ay sisikat mamayang 5:46 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:48 ng hapon.